Dalawang bagong Israeli-made fast attack interdiction craft ang kinomisyon sa Philippine Navy. Ginawa ang commissioning kasabay ng selebrasyon ng 125th anibersaryo ng Philippine Navy sa Manila. Mismong sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Sendino ang naging saksi sa commissioning. Nabatid na ang dalawang bagong barko ay magsisilbing ikatlo at ikaapat na components ng Acero-class patrol gunboats ng Littoral Combat Force ng Philippine Navy. Pinangalanan ito na BRP Hiner Tinangag o PG-903 at BRP Domingo Dilwana o PG-905. Ayon kay Pangulong Marcos, gagamitin ang dalawang barko sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Oh yes, lahat yan ginagamit talaga natin pagpatrolya hindi lamang sa West Philippine Sea, kung hindi dun sa civil defense. Kagaya ngayon, ang aming pinag-usapan at pinaghahandaan ay yung bagyo. And of course, our armed forces plays always a very important part when it comes to search and rescue, pati sa rehabilitation, pati sa pagdala ng relief. So all the duties, they are already going, since they have already been commissioned, then talagang ito ay isasama na natin sa inventaryo ng ating mga barko para gagamitin both for defense from external forces and also for civil defense sa pagtulong sa mga disaster na nangyayari dito sa Pilipinas. Inaasahang dagdag puwersa sa Philippine Navy ang 32-meter na gunboats na mayroong short-range missiles. So talagang patuloy ang capabilities natin. The division, there is no need to divide between the forces that are going to be used for external for defense against external threats and for those used for civil defense. So titingnan talaga natin na pagka-acquire, pag mag-procure tayo ng mga materials, mga equipment, ay lagi nating iniisip na dual role, hindi lang defense, kung hindi pati ang pagtulong sa pagka may dumating na disaster dito sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Navy, hango ang pangalan na BRP Hiner Tinangag kay Corporal Hiner Tinangag, habang ang BRP Domingo Dilwana ay ipinangalan kay Sergeant Domingo Dilwana na mga Philippine Marine Heroes at Medal for Valor awardees. Ang dalawa ay nagpakita ng katapangan at sakripisyo nang higit pa sa tawag ng tungkulin. Si Tinangag ay nasawi habang nakikipaglaban sa teroristang Mauti sa Marawi Siege noong 2017. Ginawaran naman si Dilwana ng Medal for Valor matapos iligtas ang mga kasamahan mula sa pag-atake ng mga kalaban sa poblasyon Matanog, Maguindanao noong taong 2000. Shona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.